guys, welcome to my YouTube channel! Today's vlog, napag-isip-isip ko na bakit di ako mag-random facts? Facts! Bakit ganun? Facts! Random fact about me. Oh, ganun dapat. Yun, napag-decisionan ko na gusto kong gumawa ng random fact about me para mas makilala niyo ako. And then, hindi na rin ako nag-makeup dahil bukod sa tinatamad ako mag-makeup, mas maganda kung ipapakita ko sa inyo yung totoong ako. Yung walang filter, walang makeup, lipstick, tsaka mascara lang. Siyempre, kailangan. Yun, para alam mo yun, chill-chill lang. Parang nag-uusap lang tayo sa bahay. Feeling mo magkapit-bahay tayo, tapos nandito ako sa bintana, ganyan nagchichikahan tayo. So, ganong mga ganong vibe lang. So, kung interesado kang mas may malaman pa sa buhay ko, bukod sa nalalaman mo, salamat. Salamat at may interest ka sa buhay ko. Magsimula na tayo. Gusto ko lang i-shout out si Alisa Santiago, Hades Helvertidong, aking frenny, Madam GT, Lizelle Amagi, Salve Sagayo, Josie Villar, Catherine Oliero, Diane Estrella, Princess Katazuka, Christine May Bautista, Geneva Welba, Gracela's Diary, Alessandra Guevara, Lau Family from CDO, Christine Hene Chanyo, Rebecca Vlogs, and Crazy Alonso. Thank you! So, na-excite ako. Na-excite talaga ako. Okay, magsimula na tayo, mga kaibigan! Ang gumagawa ng sarili kong sound effect. Okay, so, number one fact about me is that again English matan? Okay, so yung pangalan ko is Virgie Ann. Galing siya sa tatlong pangalan. Virgel, Gina, Leslie Ann. Kaya Virgie Ann. Alam niyo naman ang mga Pilipino, mahilig sila magdugtong-dugtong ng mga pangalan, di ba? I'm 24. I am a mother of a 6-year-old girl. Her name is Gia Sabrina Hiona. Yung pangalan ng aking anak. And I don't drink coffee. I drink creamer with a little bit of coffee. So, yung coffee ko is 30%, tapos yung creamer 70%. Kaya mabilis na ubus yung creamer namin dito sa bahay. Nagkakape lang ako kapag nagbe-breakfast kami together ng asawa ko. So, pag araw-araw, ano lang ako, green tea. And then, sabi nila, meron maganda yung boses ko, pero nag-iiba yun kapag kumakanta na ako. Yun, pero marunong ako mag-rap. I can rap. Hindi nga lang ako marunong kumanta. And hindi rin ako marunong maglaro ng baraha. Marunong ako yung unggoy-ungguyan lang tsaka solitaire, pero bukod doon wala na. Kasi yung tatay ko, ano siya, sobrang stricto niya. Basta ayaw niya nung bata kami, hindi kami pwedeng matutong magsugal. Kasi ayaw niya. And then ano pa ba? Yan, wala akong may notebook ako, ayun o, nilista ko. Wala akong aso. Hindi ako mahilig sa aso, pero ang cute ng mga aso dito, mga cute. Ayokong mag-alaga ng aso kasi the last time na nag-alaga ako ng aso, na broken heart ako. Kasi yung mama ko binenta niya yung aso namin. Ang pangalan ng aso namin ay Bantay. Tapos, ngayon may aso sila sa bahay, pero ayoko na masaktan. Char! So, ano ba? Hindi ako nagyosi, I don't smoke, and I don't enjoy drinking. Umiinom ako occasionally, pero ano lang, sanmig apple, ganun. Tsaka nalalasing ako sa isang Red Horse Bay, kaya hindi mabuti ang pag-inom. Tapos, mahilig ako sa beach, sobrang hilig ko, feeling ko sirena ako, pero hindi po ako marunong lumangoy. Hindi po ako marunong lumangoy. Mahilig lang akong umawra sa beach. Pero, ano talaga, yung parang yung bye-bye sa akin is my deeper meaning. Parang, pag sa call center po kasi, sobrang stressful magtrabaho. Nakaka-stress yung mga customer. Nakaka-stress din yung mga katrabaho minsan. Tapos, nakaka-stress din minsan yung sahod. Ganon. So, parang kapag pumunta akong bye-bye, parang doon ako nagdi-distress. And then, gustong-gusto ko naririnig yung ano, yung ano say? Yung alon. Yan, yung alon. Gusto ko naririnig. Ewan ko.
When I was in high school, they used to call me Unga-Unga. Minsan tinatawag nilang Unggoy-Unggoy, ganyan. Kasi, di ko alam, siguro kasi maliit ako, tapos yung buhok ko hanggang dito, tapos, di ko alam, sobrang maitim, ganun. Alam, basta, basta yon. Tapos, ang defense mechanism ko is yung pagiging matalino. Kailangan, alam mo yung pakiramdam ko kapag matalino ako, kapag nag-e-excel ako sa lahat, sa school, hindi nila ako aapihin. Parang, ang gulo na explanation ko, no? Basta yun yung defense mechanism ko is to be smart. Kapag matalino ako, hindi nila ako aapihin. Kapag magaling ako sa school, hindi nila ako aapihin. Ganun yung ano ko, ganun yung mindset ko before. Hanggang ngayon. Kapag brainy ka, hindi ka nila aapihin. Tsaka huwag kang papaapi. Huh? So, yun. And then, hindi na ako kumakain ng white rice. Nag-stop na akong kumain ng white rice. Simula March. Kasi, yun yung way. Kasi, ang gulo ko, no? Ang gulo ng buhay ko. Nag-break out kasi ako ng sobra-sobra. Tingnan, makikita niyo yung mukha ko. Oh, ganyan na siya. Hindi yan ganyan dati. Clear. Ano kasi ta? Ay! Ala! Clear skin ako dati. Tapos na-stress lang ako. Sobra-sobra. Walang kilikili ko. Wait lang, may buhok kasi naiya ako. So, ano ba sinasabi ko kanina? Yun. Hindi na ako kumakain ng white rice kasi... Ang may wagang mensahe! Please comment your name down below para ma-shoutout kita sa next vlog ko. Thank you! Hindi na rin ako umiinom ng gatas. Yung cow's milk. May muta ako, sorry ah. May muta ako, sorry po. Excuse me. Kasi nag-breakout ako sobra-sobra. So, tinigil ko munang kumain ng pasta, ng kahit anong matamis muna, except for ice cream. Tapos, madami akong iniwasang pagkain, peanuts, ganyan. Tapos, nung tinigil kong kumain ng white rice, tsaka kung ano-anong bawal, ayan, kumalma na siya. Ayan, medyo gumagaling-galing na. So, yun, kayo, mag-ingat-ingat kayo, ha. Pag nagka-peklat na kayong ganyan, mahirap nang tanggalin. Tsaka lalo ngayon, may COVID, kaya hindi kami makapunta ng derma kasi may COVID. Kasi, nakakatakot pumunta sa mga hospital ngayon kasi mas feeling ko mas safe ka sa bahay. And then, wala rin po akong tonsils. Wala po akong tonsils. Tinanggal na po, nag-undergo ako ng tonsillectomy. Lagi po kasi akong nilalagnat noon, meron po kasi akong tonsillitis. Kasi lagi akong nagko-coffee, lagi akong kumakain ng maanghang. Parang very common na yung sakit na yun sa call center, lalo pag stress ka, ganyan. And then, yun, pinatanggal ko siya kasi naapekta na yun yung heart ko. Kaya sabi ng ENT ko, mas maganda kung tatanggalin na lang tonsils ko. Anyway, yung tonsils naman is vestigial. So, kapag natanggal siya, mabubuhay ka pa rin naman. Ganun. Hindi mo naman ikakamatay. Betao ka pa rin naman na walang tonsils. Ganyan. Tapos, very kuripot po talaga ako. Alam ng lahat ito. Hindi ko alam kung dahil Ilocano ako o dahil alam ko kung gaano kahirap kitain yung pera at lumaki akong mahirap, kaya para sa akin yung paggastos-gastos ng pera is hindi ginagawang libangan. Alam mo 'yon, yung parang tapos kapag may bibilhin ako, hahanapin ko yung pinakamura maski sentimo pa yung ano nila difference. Doon ako sa mas mura, be. So sobrang kuripot ko. Maski sumasahod na ako ng malaki sa call center at maski may asawa na akong foreigner, alam niyo naman yung perception tao pag may asawa kang apam, marami kang pera. Anyway, hindi naman ako naghihikahos noon kasi may trabaho naman ako. Sumasakay pa rin ako ng mga bus na hindi aircon, alam niyo yung sa 5-star, yung ang ganda-ganda ng buhok mong sumakay ng bus, tas pag ano mo, pagbaba mo ng bus, sobrang... Parang bakal na siya. Parang alambre, yung pala yung tawag ng mama ko. Parang na siyang alambre. Tapos, ano, nasang sticky pa. Yun, share ko lang. Tapos, nakakain na rin ako ng snake, ng ararawan. Hindi ko alam sa Tagalog. Basta ararawan yung kinukuha sa bukid. Yung parang gantong insektong. Sarap rin prito yun. Ay, Diyos ko, ang sarap. Tapos, yung nakatikim na rin ako ng aso.
Tapos, yung ano, yung palaka. Alam niyo yung palaka, takot na takot ako. Sobrang takot na takot talaga ako. Pero, kumakain ako. Dalawa, alam niyo kasi may palakang nakakatakot. Tapos yung palakang medyo sticky. Tapos may palakang yung lumalaki yung chan. Oo, bes! Christ ko! Tapos naalala ko, ano, yung CR namin, ang CR kasi sa probinsya, nasa likod ng bahay, wala sa loob. Tapos, eh yung, syempre, pag nasa likod, ala, nakakainis yung palakang pangit, yung palakang medyo, ano, ganun yung skin niya. Parang, basta yung palakang, anyway, yun. Tapos nasa CR namin, alabi, hindi ako magsi-CR, be. Punta ako sa bukid. Punta ako sa bukid, be. Mas gusto ko pa sa bukid. Pag medyo madilim na, tapos, ano, doon ako magja-jabs, be. Kasi natatakot ako sa bukid noon. I mean, sa CR namin, kasi may mga palaka. Minsan, dalawa, tatlo pa. Tatawagin ko yung mama ko, mama, datukak, mama, datukak, tsak tamaki. Tapos, I also love vinegar. Oo, be. Maski ano pa yan, maski pritong hotdog, pritong itlog, nilagang itlog. Gusto ko sinasawsawan ko siya sa suka. Tapos may asukal, tsaka asin. Ay, sarap! Tapos anything fried, talaga, ano, suka. Alam niyo, minsan yung adobo, nilalagyan ko ng suka. Tapos, yung minsan nilalaga ko yung ano, karning baboy, nilalagay ko sa suka. Ganun. Ang weird, no? Pero masarap, be. Try mo. And then, alam mo, ano pa yun ah? Kung alam yung Eggs and Brekkie, yung restaurant siya sa ano sa Angeles. Tapos every time na pagka-out namin, dun kami kumakain minsan. Tapos alam mo ba, be, nakakaloka. Hinihigop ko yung ano, hinihigop ko yung sabaw. Tapos merong paminsan, gusto kasi bumili ng suka nila. Alam, nakakaloka, pero may confession ako. I have a confession to make. So, meron akong di ba, gustong-gusto ko nga yung suka nila. Tapos sinatanong ko sila kung saan nila binibili para bibili ako. Sabi nila, hindi daw nila binibenta. Alam mo, be, ginawa ng mga kaibigan ko kasi napaka-supportive nila. Kumuha sila ng baso and then nilagay nila yung suka. Tapos nilagay nila sa bag ko. Tapos yun, sobrang happy ako. Happy talaga ako nun. Tapos natakot akong lumabas kasi inaano namin kung tinitingnan nila kami. Pero, ayun. yung kapag malungkot ako, gusto ko lang kausapin yung asawa ko. Kasi siya tsaka yung anak ko yung mga taong kaya magpakalma sa akin. Minsan yung ibang tao din, pero depende sa problema. Ang ginagawa ko, kapag malungkot ako, nagkukulong ako sa kwarto. Tapos kapag naramdaman ng asawa ko na malungkot ako, ayain niya ako sa gym. Tapos, pagkatas ko mag-gym, I feel better na. Dapat, kapag, alam niyo yung nanay ko, kapag, sabi niya sa akin, kapag marami siyang problema, kapag masakit yung ulo niya, kunyari may problema sa pera, ganyan, ang ginagawa niya, naglilinis-linis siya, bigla siya nag-general cleaning, ganyan, tapos, ano, bigla siya nag-ugas ng plato, ganyan, mga kalderong maitim, pinagkukuskus niya. Para yung galit niya, doon niya na, ano, yung stress niya, doon niya na ibubunton. Tsaka mas maganda kung mag-workout ka kasi magbe-benefit niya yung katawan mo, tapos marirelease mo pa yung stress. Ganun, turo sa akin ng Diyosawa ko. I was born and raised sa Paniki, Tarlac. Umalis ako doon nung 19 na ako. Pero uwi-uwi pa rin ako every week. Tapos meron akong dalawang butas dito sa tenga, tapos dito tatlo. Pero hindi ko hinihikawan. Hindi ko alam. Parang nung high school kasi, 'di ba, ang cool, parang astig, no? Tapos nung nagtrabaho na ako, ano, hindi ko na kung matanda na ako mag-isip or hindi na nakaka-cool. Nag-try din pala ako mag-piercing dito sa ilong tsaka sa dila. So, ang sobrang sakit dito sa ilong kasi buto-buto to eh. Sobrang sakit. Tapos, nung third year ako? nung third year ako, yun, hinawakan nila ako tapos ayoko eh. Hinawakan nila akong ganyan. Tapos, dito, alam mo yung panusok nila, ano? Yung panusok nila noon, ano kasi alam niyo yung, ko lang tawag doon eh. Pero ano, anong tawag doon? Pin. Pin ba yun? Basta ganun, yung tinusok, yung medyo, basta ganun. Tapos, gusto ko, yun. Meron ako, nagbutas ako ng dila din, tsaka ilang, tas yun lang. And then, I'm very impulsive. Yun yung weakness ko, yun yung pangit sa akin. Masyado akong impulsive. Kapag
bigla-bigla ako nagde-desisyon, kaya marami akong pagkakamali sa buhay. Kaya marami akong mabilis akong magkamali kasi kapag may naisip ako, go agad. Yung parang kapag inaway mo ko, gusto ko patulang kita agad. Yung pero gusto ko masaktan ka. Kapag sinaktan mo ko, sasaktan kita. Alam mo yung ganun, yung parang kapag may gusto kong gawin, bigla-bigla ko na lang siyang ginagawa. Which is minsan hindi maganda kasi hindi maganda yung balik, pero ganun talaga ako eh. Parang napakaano ko, parang kung kahit anong mangyari, positive or negative, at least ginawa ko. Ganon. Kapag may gusto kong gawin, iniisip ko lang, kapag nahihirapan na ako, iniisip ko lagi kung ano yung mangyayari kapag nakuha ko yun. Tapos iniisip ko yung worth it ba? Kasi kailangan matuto kang mag-stop kapag kailangan mo na. Pero kapag gustong-gusto mo talaga, go. And then, I would never forget my phone. Kahit saan ako magpunta, hindi ko makakalimutan yung cellphone ko. Makalimutan ko ng magbra, huwag lang makalimutan ng cellphone ko. Hindi ako kumakain ng bangus kapag hindi prito. Hindi ko alam, hindi masarap. Hindi naman masarap yung bangus. Favorite ko talaga tilapia. Takot na takot ako sa injection. Hindi ko alam kung paano ko nairaos yung surgery ko dati. Pero takot na takot talaga ako sa injection. Naalala ko nung pagpunta mo kasi sa US, mag-ano ka muna, mag-medical ka. Ang lalaki ng karayong mga ganito yata. Oo, B. Alas, pinipigilan ko talagang umiyak noon. Kasi tatlong tusok ba yun? Ay, apat, B. Dito, tag-dalawa, tag-tatlong. Ayos ko. Tapos yun. Naloka ako. Naalala ko na naman. Parang alam mo yung tumatay yung balahibo ko kapag naalala ko yung mga injections na ganyan. ano pa ba? Tapos, meron akong more than 20 na pares ng one piece. Tapos, ay hindi, two piece pala. 20 pair, more than 20 pairs of two piece na swimsuit. Tapos, hindi pa kasama dun yung one piece. May obsession din ako dun, be. Hindi ko alam. Parang natutuwa lang ako kapag marami akong swimsuit. Ganun. Tapos ano pa ba? Feeling ko yun na yun. Ah, eto. Kapag may bago akong nalalaman, sinusulat ko. Mahilig ako sa ganun. Tapos ang dream job ko talaga is maging DJ. Pangarap ko talaga yun, de. Gusto kong mag-mascom dati kasi hindi namin kaya. I'm very optimistic kapag may nangyayari sa akin hindi maganda, kapag may problema ko, iniisip ko na lang, binibigay sa akin to ng Diyos kasi alam niyang kakayanin ko to, at alam ko na pagkatapos ng problemang to, may matututunan ako. Kasi kung ipaparamdam ko sa sarili ko na, ay, sobrang lungkot ng buhay ko, diba, ako din magsasuffer kapag mas pinaparamdam, kapag sinasabi mo sa sarili mo na ano bang buhay, ano bang klaseng buhay to, diba, ikaw yung mahihirapan, wherein kapag sinabi mo na, ay, pagsubok lang to, makakayanan ko to, hindi naman sa akin ibibigay to kung hindi kong alam ni Lord na hindi ko kaya. Tapos, diba, mas dapat nga matuwa ka na may problemang ganun dumarating kasi ibig sabihin, yung tiwala sa'yo ng Diyos is malaki. Yung parang kayang-kaya niya yan. Yung ganun, ganun yung lagi mong iisipin. Tapos, dati pala, tagahugas din ako ng plato nung first year college ako. Walang work ng papa ko noon. Tapos, yung kaibigan ko, sinama niya ako dun sa kainan. Tapos, ayun, taguhugas ako. Nag-work ako ng 6 to 6. 6 to 6 ang sahag ko, 150 lang. Imagine. Tapos, taguhugas. May sore eyes pa ako nun. Tapos, binabastos kami ng ibang customer. Kasi nga, minsan kumakain sila dun alauna, ganyan. Pero, ano, kapag naisip ko yon, yung kalagayan ko dati, tsaka yung kalagayan ko ngayon, mas nagpapasalamat ako sa Diyos na, alam mo yun na, hindi naman sa sobrang ahon na hirap, pero diba, ang layo na ng buhay ko sa buhay ko dati. At, very humbling talaga na, ano, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Tapos, alam nyo ba, na sobrang iyakin ko, konting bagay na iiyak ako, lalo pag sinasabi ng, ano kasi ako yung thoughtful, kapag may sinabi ka sa akin na sobrang na-appreciate ko yung ganun, yung parang, tapos kapag may napapanood akong ganun, naiiyak ako agad, ganyan pag may nakikita akong matanda na pulubi, naiiyak ako agad, kapag may nakikita akong bata, naiiyak ako agad, kapag may nababasa akong malungkot, naiiyak ako agad, alam mo, lagi nalang ako naiiyak. So yun na yun, sagad na yun. Yun yung mga facts about me. Yung mga katotohanan tungkol sa akin. Ayan.
So, salamat sa panonood at salamat sa inyong suporta. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-subscribe, mag-turn on ng notification bell para ma-update kayo tuwing may bago akong upload. Salamat po sa lahat. Ingat kayo palagi. Bye!